Ito po tayo ngayon sa Bacoor, Cavite. At sa umagang ito, yung ating featured breeder of the week ay siya na rin yung ating bida ng Rueda. Sapagkat nag-champion po sila sa NCA 6 Cock Derby. No? Alam niyo naman ang NCA. At ito po yung naglalaban sa World Slasher Cup. Nakikita kami doon. At pati doon sa UFCC, balak nilang pumasok. So, Eddie Boy, ang ating breeder ngayon at fighter of the week, fighter to. Walang iba kundi si Delphine Gomez. No, kwento mo nga sa amin, paano kayo nag-start? Ano kasi yon, bali yung tito ko, nasa States yon. San Jose? Oo, sa San Jose, California yan. California, California. Yeah. Ngayon, nalaman niya na nagmamanok-manok ako dito. Hindi pa niya alam na ganito yung manukan ko. Mm-hmm. Alam lang niya, nagmamanok-manok ako. One time, nagkita kami doon sa Osamis, sa province namin. Sabi niya, nagmamanok ka raw. Sabi ko, meron din, kahit pa paano. Mm-hmm. Sabi niya, marunong ka ba talaga sa manok? Sabi ko, kung sa runong, nasa Pilipinas na yata lahat ng marunong sa manok. Diba? Tama ka dyan. Lalo doon sa nilalabanan mo. So, madaling sabi, pinadala ka ngayon ng mga manok. Di, puro imported na mga manok na yan. Hindi, ang pinadala sa akin noon, 5 piraso muna na mga kakiril na batawag doon, malapit na magbinata. Na mga uhugin daw. Uhugin. Pagdating dito, mga siponin. Sabi ko, ito ba yung manok Amerika? Sabi ko, padala na lang kita dyan. Manok sa Pilipinas, talagang manok pa. Ito, lang na lang konti, itik na to eh. Sabi niya, basta anuhin mo yan, alagaan mo yan. So, iniisip ko naman, hindi naman siguro magsiship yung tao na gagastos ng ganun kalaki. Ba, mahal ang shipping charge. Diba, sa shipping lang, para walang kwenta yung manok. So, iniisip ko, siyempre yung heart natin kapag sinabing imported eh, diba? Iba eh, imported to. So, ginawa ko, inalagaan ko ng husto. After ilang months, yun na nga, naglalaban na. Eh, siyempre, high-tech na ngayon. May Facebook, di ba? Pinost ko ngayon sa Facebook. Nakita niya yung bitaw. Sabi niya, ito ba yung manok na binigay ko? Sabi ko, yan yun. Ano bang pinagkakaiba? Sabi, hindi ko na makilala. Sige, padalhan kita ng manok. So, humanga siya sa'yo sa abilidad mo mag-alaga ng parang manok? Parang doon siguro. Kasi alam mo naman, yung mga high-tech na rin yung gamot sa atin, di ba? Pilipinas pa. Pagdating sa manok. So, napagaling ko siya. To make a long story short, pinadalhan ako ngayon dito ng manok. Sabi niya, sige, magpadala ako ng manok dyan. Anuhin mo na lang sa airport. Palimbasa nga, nasa custom ako, di ba? Broker. So, sabi ko, sige, ako nang bahala pagdating sa airport. Sari-saring kulay, merong itim. Oho, meron. Na medyo sayad, na may tapi. Meron. Tapos, merong puti, merong pula. Opo, meron. Sari-saring kulay. Marami yung ano niya. Yung ba yung mga nilalaban mo sa World Slasher? Yun, sila ho yun. Sila yung mga ano na yun. Sila yung mga linyada na yun. Okay, alam mo, Dante, pupunta kami ng Amerika itong October. Baka pwede mong ibigay sa amin ang pangalan ng tiyo mo. Baka makapag-uwi rin kami ng 37. Hindi, pero biro, no? Kasi ang gusto namin puntahan ay yung mga Pilipino na nagmamanok sa Amerika. Para naman maalaman ng mga tiga dito sa atin na ang kultura ng Pilipino, idala pa rin ng mga Pilipino kahit nasa ibang bansa. Teka muna, Delphine, ito bang ideya ng manukan mo dito sa Sagingan? Ang tipi mo napakataas ng hapunan. Ideya ba ni Uncle to o ideya na ni Delphine Gomez? Wala, kay Delphine Gomez so talaga yan. Kasi nakita ko kasi yung kay Joey C, kilala niyo ba yun? Nakita ko, ang dami-dami mong dahon ng saging. Bakit ka nag-iimbak ng dahon ng saging? Anong dahilan? Ano kasi yan, idol eh, dati yung ginagawa ko, mais, no? Yung pakaskasan na mais. Corn shucks. Ayun, corn shucks. Ang nangyayari kasi parang nagkakaagawan na sa balat ng mais, di ba? Pag ano pa lang sa palengke. May bayad na yun. Correct. Dati yun, libre lang eh. Libre, oho. Sabi ko parang napapakinabangan din tong dahon ng saging. So ginawa ko, last year, nagtry ako nung dahon ng saging. Okay naman. Kaskasan to? Oo, kaskasan. Okay naman. Nagagamit ko pa sa mga flying pin ko. Mm-hmm. Parang ano, parang tabing. Opo. Ano? Parang tabing siya. Hindi tampak sa araw. Correct. Opo. Pwede. Opo. Well, ako naman, I prefer corn shucks, so yung balat ng mais, dahil mas magaang para sa manok. Ang dahon ng saging, may tendency silang maging mabigat para scratchy ng ano eh. Pagka basa? Well, pagkatuyo naman, nadudurog. Correct. Yan, nadudurog. Yan, so, sandali mo lang magagamit. But since
nandito na yan, might as well make use of it. Tama lang yung ginagawa mo. Ang daming saging dito eh. Kaya nga eh. Pero bakit meron kang mga itim dito? Wala akong nakikita ng itim na ganito. Kasi yung itim na galing sa Amerika, tapi na yung pagka-itim niya is different. Itong mga nakatali dito, brown red eh. Yun eh, black eh. Opo. Ano itong mga brown red na mga nakatali dito, mga stag? Itong mga brown red ko kasi galing kay Sir Joey yan eh. Sa Langsang. Kala ko Joey C. So itong mga brown red mong ito, Joey sa Langsang, mga Mel Sims Black? Yata ako, hindi ko alam sa kanya kung ano. Kasi ang totoo talaga niyan, idol, yung kaya kinuha ko kay Sir Joey sa Langsang yan, mura lang kuha ko sa kanya yan kasi nire-reject niya yan. Ngayon, may buyer kasi kami sa ibang bansa. Mm-hmm. May buyer kami sa ibang bansa. Eh gusto nila yung malalaking manok. Hindi naman totally kalakihan. Kaya pala meron kang Peruvian ako nakita rito na anong kulay itong bulik at itong Peruvian niya? Parang kalisain. Bulik na nagtatalisain. Meron pa ako isang Peruvian dyan. Binili ko rin kay EPR. Kay Sir... Sino ba yun? Yung sa... ano ba yun? Sa Nabaliches. Hindi, dito sa bandang Pangasinan eh. Austria, Sir Boy. Si Boy, ayun, Boy Austria. Opo, Sir Boy. Meron ako Bataan, kinuha. Bataan. Ayun, Bataan pala. Meron ako kinuha sa kanya, pair din yan. So sabi ko sa ano, actually yung Peruvian na yan, yung isa ko yung bulik, yan yung pinakahuling pinadala sa akin ni Tito na manok. Sabi ko, sikat yung Peruvian dito sa Pilipinas, eh yung presyo parang ginto. Ibang mamahal. Pero ko, nakita ko na kung saan mo i-cross. Saan para kaya? Lumiit. Ayun, labuyo. May labuyo. Ayun. Oo, pang ano ko yan. Pang lucky charm ko yan. Pang pabuena. Oo, pang pabuena. So, hindi pwede talaga i-breed, ano? Hindi. Alam mo, kahit na 1.8 na lang siya, yung kanyang paging high strung, nandun pa rin. Mm-hmm. Talagang ang hirap tanggalin sa kanya yun. Sinubukan ko yan, mga kabakbakan, yung huwag kayong magkakamali. Yung ano tawag niya, labuyo. Kinuros ko yan sa blue face. Yung anak na babae, ikinuros ko sa McLean Hatch. Yung anak na babae, balia po na, no? Ikinuros na naman namin sa regular grade. Puro matatapang. So lumaki siya ng gasuntok ng konti. Tapos tinarian namin sa farm. Kina Joseph Pereir pa noon. Nilaban namin. Nung ilaban namin, isang salpok, umakyat, lumipad, pumunta doon sa puno ng nyog. Eh, may nakakabit na tare. Naku! Problema, kasi bumababa yun, nakikipaglaban yun, kaya namin nahuli. Oh, so, ano nangyari? Kinuha ko yung shotgun. Kasi mapeperwisi yung farm. Kaya yung duwag, may nakita kayong duwag na sigurado na, hindi ho maibibreed out yan. Siguro yun ang lesson na maibibigay sa inyo today. Pag mayroong cold blood ang manok, do not attempt to breed it out. Tama ka dyan, partner. Oh, wala akong masasabi kundi tama. Kasi talaga napakahirap tanggalin ng masamang trait, lalo na yung cold bloodness. Talagang, pag pumasok sa linya mo, ang hirap ng tanggalin yan. So kailangan talaga tanggalin mo yung linya na yan. O yan, mga kabakbakan, nakita nyo na ang mga ating pinag-usapan. Sana may natutunan kayo. Lalo na po mula dito sa farm ng ating Fighter of the Week, no? Na walang iba kundi si Ginoong Delphine Gomez. Bakbakan na! Magandang umaga po mga kabakbakan. Kung kayo'y titingin sa mapa, ang pinaka-ibabang-ibaba ng mapa natin sa Mindanao ay nandito kami ngayon. Wala po rito si Chris Aquino. Ang nandito po ay si James Yap. Ah, teka muna. Si Mayor James Yap nga pala. Ang ating featured breeder dahil napakalaki po ng farm. At tingnan po natin. Magandang umaga, Mayor James Yap and Eddie Boy. Good morning. Mayor, good morning. Magandang umaga po. Mayor, ang lugar mo dito, no? Napakaganda, tahimik na tahimik daw din eh. Kumusta po ang Glan, Sarangani Province? Ano? Napaka-tahimik po yung lugar natin. Although sinasabi ng iba dyan sa Maynila na pagka Mindanao ay magulo, pero pat kayo nandito na po, very peaceful po. Lalo na itong bayan po. Nako, eh hindi sila uubra kay ano, kay Manny Pacquiao. Taga rito yata si Manny eh, no. Opo, si Manny Pacquiao at dito talaga lumaki sa bayan ko. Pero Mayor, ito namang pagpunta naman natin sa farm. Sa manok. Eh siguro ho, wala na akong nakitang pinakamaraming binubae na manok hindi dito kay Mayor James Yap. Oo, sa manok lang tayo mahilig sa binabae. Ito na lang natin binubuo sa manok. Kasi balita ko, pagdating sa mga labanan, eh lagi naman kayong nahan din sa, kumbaga sa eskulahan, nasa Rowan, ano?
Pero siguro, ang tinitingnan-tingnan nyo, yung mga po pwede yung maglaban ng binubae, like Wedge Slasher, yung mga bagong mga palaban. Dito po sa SGBA, pwede ho yata rito ang binubae, ano po? Oo, tinatanggap nila ang binabae. Mm-hmm. Nag-start kasi yung binabae ko nung sinubukan ko maglaban sa araw ng Davao before. Mm-hmm. So, ginamit ko yung binabae ko, nag-champion ako doon. Oh. So, from then on, tinuloy-tuloy ko na. Sabi ko, mukhang advantage yata kung binabae manok natin. Totoo po yan, Mayor. Talaga may advantage. Actually, meron kami palaban yung BNTV Cup. No? May mga nag-aalaga ng binabae or henny na gusto nilang makasali. Nagtanong ho sila. Nga lang, na-outboot ako eh. Dapat yata, nandun kayo nung nagbukawan. Mayor, itong binabae nyo rito, kompleto. May binabaing itim. May binabaing talisain. May binabaing yung regular. Ano pa? May puti. May puti. Wow. Gold. Ang daming klaseng binabae. Ito ho ba nanggaling sa isang sangay lang ng binabae? Yes, oo. Tapos in-infuse ko lang sa ibang kulay. Ayun. Magkaroon ng iba-ibang kulay naman. So, para magkakulay ka ng puti or itim na binabae, ano ang ginagamit nyo? Yung inahin o yung broodcock? Usually, broodcock. Broodcock, oo. Yung ginagamit ko. So, binabae yung broodcock. Puti yung mga babae, kahit pa paano may lalabas na binibae. Na puti. Na puti. Oo. So sa gold, ganun din. Ganun din. Kaya sa ganyan, naipon nyo na. Oo. Yung sari-saring kasi kulay. Kasi sinusubukan ko kung saan talaga mas advantage ang kulay ng binabae. Mm-hmm. So tinry ko yung puti, hindi masyadong advantage kasi hindi masyadong... parang lalaki rin. Parang hindi napipil kung babae siya. Tama. Oo, so nakikita ko advantage siya sa gray. Yung gray at saka, talaga. At saka sa black at saka sa regular red. Pero pumunta tayo sa mga regular foul. Nakita ko po rito, meron kayong mga John Bishop na mga white-legged gerso na ang tataas lumipad. And yung mga sweater na magagandang tingnan, hindi ba? Opo. Mayroon, ilang klaseng sweater itong nakuha mo sa Amerika? Bali tatlo. No? Kay Richard Wellborn, kay Damon Yorkman, at saka kay Ramon Gutierrez. Yung Mexicano? Yung Mexicano. Nakita ko naman, parang kakandating. Ano ho ginagawa niyo sa buntot ng manok? Bakit stag siya eh? Akala mo ang lawi niya eh, napakaganda, ang ganda tingnan. Ang ginagawa namin, pag-harvest namin sa rains, binubunot namin yung buntot. Anong edad ho bali yung pag hinag-harvest? Mga 4 to 5 months old. 5 months old. So bunot na lahat yun? Bunot so na lahat. Yung buntot nilang lahat na lumang buntot, bubunotin na namin yun lahat. I see. So pagtubo? Tingin ng pagtubo. Sabay-sabay? Sabay-sabay, parang kak na malalapad na. Siguro ho, meron kayong tao na taga Bacolod na alam din yung ginagawa niya. Kasi yung mga taga Bacolod, mga kabakbakan, hindi naman lahat. Siyempre, pagka kasi gano'n ang stag mo, dumating ang buyer, ang gandang tingnan, ang ganda ng buntot, malamang sa hindi, bibili niya yung manok eh, hindi ba? Oo nga eh. Dalawang handler ko from Bacolod. Mm-hmm. Tatlo bali yung handler ko. Yung isa, local lang from dito sa bayan namin. Mm-hmm. Bata pa yun na sa akin na kasi. Yung dalawa from Bacolod po. I see. Pero nakita ko, Mayor, talagang... malawak ng manuka natin at marami kayong alaga. Dangan nga lamang yung iba medyo yung buntot, medyo konting mukhang nagkatuka ng konti, naparami yata. Yung bakmakan ko, yun ang hindi ko masyadong napansin kasi nung kalaki sila election time. Ayun. So, nangangampan niya tayo. Hindi ko nabibisita yung farm. Uh-huh. So, hindi masyadong napansin ang mga taga-alaga natin. Buti nga kayo, Mayor, nakapag-breed pa yung ibang mga sabungerong mga politisyan. Hindi talaga nakapag-breed eh. Hindi. Pero alam mo, partner. Nagsikap din eh, makapag-breed kasi ito lang ang katuwaan natin eh. Maibangan eh. Opo. At saka alam mo, partner, itong pagmamanok, kakiba ito ng politika. Mm. Pareho dito, 1,200 ang ginagamit na binuproduce niya. Magagamit siya ng mga 400, 500. The rest, pamulitika na yun. Okay. Yung mga kaibigan. Hindi naman nagbibenta sa mayor. Dito, magaganda na yung manok ng mga tao sa bayan ko. Mm. Kasi yung mga baldado ko, binibigay ko sa kanila. Yung mga babaeng iba, binibigay ko. So, Mayor, bukod pala sa cattle dispersal mo, yung goat dispersal, pig dispersal, meron ka rin gamecock dispersal program. Yes, oo. Pag naglaban nga ako sa mga barangay, mga tukak, tricock,
pag nanalo yung manok natin, hindi na nakakauwi. Naiiwan na. Ang iniintay na lang noon yung kanyang partner. Papadala mo pa yon. Iniingin na nila. Mayor, akin na lang yan. Hindi pa nga nabibitaw. Mayor, akin na yan pag nanalo. Anyway, ito namang sabong industry. Eh talagang pwedeng kaming hanap buhay. Talagang pwedeng pagkakitaan. Pwedeng-pwede. Dito maraming coconut farmers, no? So, most of the time, meron marami silang extra na oras na walang ginagawa. Yun, pwedeng additional income sa kanila yan. Kaya mga taga-Bacolod, mag-iingat kayo. Dadating yung oras, dito na ang center ng pagmamanok. Inumpisahan na sa Dabaw eh, di ba? Yung Dabaw Matino ni na Sammy Uy at saka ni Doridu. Sentro na yan ang labanan sa Dabaw. Mm-hmm. Tapos ngayon dito, nagpapatayo naman ng sabungan sina Joey Salansang, sina Eric De La Rosa, and company, di ba? Pati yata si Mayor Lumayag. Mayor Ed Lumayag. So, de klase, di ba? Materialis puertes, naka-aircon. Kaya definitely malalagay sa mapa ng Pilipinas itong General Santos o itong area natin. Soc Sargent. Yeah. In fact, sabi nga ni Mayor, itong Glan, Sarangani Province, eh dating part ng General Santos. Ang Gensan ay dating part ng Glan. Baliktad. Ang Gensan ang dating part ng Glan. Yun ang barangay ng Glan. Barangay lang namin yung Gensan before. Wow, ganun pala. Nahati-hati lang to. By the way, trivia lang, pero I think I should mention this, na isa po sa Halige, isa po sa mga Hall of Famer ng Sabong, ay taga rito, si Ginoong ang ating nasirang kaibigan na si James Chongbian. Congressman ba si James? Oh, Congressman. Congressman James Chongbian. Nakakilala ko po si James Chongbian nung time sa Eastern Paper and sa Marikina Eastern at saka Shipping. Yung Eastern Shipping. Dahil alam niyo naman, nagbabakal ho ako at nag-i-import kami ng mga materialis ng bakal. No? Pero sa larangan ng sabong, yan ang nagpasikat ng mga Johnny Jumper. Yes. Ng mga Kelsos. Totoo, siguro, Mayor, kaya puro Kelso yung mga alaga nyo rito, ha? Oh, actually, ninong ko yun, eh. Oh. Kaya James din ang pangalan ko. Ayun! Kasi kaya Victor pala. James ang pangalan ko. Kasi nung 1967 pinanganak ako, sabay nanalo si Papa ko at saka si James Chongbian. Mm-hmm. Kaya Victor James, victory ni James at saka ni Yap. Ayun. Oh, mga kabakbakan, baka interesado kayo sa manok ni Mayor. Mayor James Yap, eh hindi, not for sale po dito. Pero pag pumunta po kayo sa Expo ng January 20, 21 at 22, available doon, Mayor, ang mga manok natin. Yes po, magdadala po tayong konti doon. Ayan, okay. So ayan po mga kabakbakan ng ating magiting na Mayor dito sa Glan, Sarangani Province, si Mayor James Yap. Bakbana!